pala sa kung paano magpa-ultrasound OB gynae ultrasound ngayong new normal. So nandito na po tayo sa other half, no? Sa mga reminders prior ultrasound. Number one, no mask, no entry. So surgical mask or disposable mask na ganito. So make sure guys na itong part na white ang nasa iyo at make sure na yung bakal ay nasa tapat ng ilong, no? Pinch mo. Ayan yung proper way. Marami po kasi na mga pasyente na balibaliktad po ang mask pag pumupunta po dito. Pag ganun kasi, kung ilalabas nyo po yung white part, na nabaliktad na rin po yung purpose po ng filter ng mga disposable mask nyo po. So, face shield. From time po na dumating kayo hanggang makalabas kayo, at bumalik ulit kayo para sa resulta, naka-face shield po tayo. Number two, no companion is allowed. So, strictly, pasyente lang po ang sa loob. Bawal ang kasama. Most likely kasi ang mangyayari, mabilis lang po ang scan each patient para hindi ganun ka-prolong yung stay ng isang pasyente sa loob. Marami nga po palang nawala ng mga procedures dahil sa pandemic. Wala na po ngayong 3D, 4D ultrasound. Inalis siya. Kasi pag 3D, 4D, hindi mo naman ma-assure na sa unang higa, nakaposition yung baby, makikita mo nang maayos. Paano naman kung minor, no? Kung yung pasyente mismo ay minor. So, 18 below, meron naman pong right yung mga guardians. So, prefer na lang po kung kailangan di ipapapasokan. Pero hanggat maaari po, ay pasyente lamang po sana talaga sa loob. Ganun din po kapag elderly na o si Lola magpapa-ultrasound, hindi na niya kayang maglakad, mag-isa, kailangan na. So, may mga case-to-case basis po yan, no? Paano kung PWD? So, ganun din po kagaya nung sa senior. Nung nahihirapan, pwede naman tulungan na maihiga. Pero lalabas din po siya. Babalik na lang din po siguro after na nung ultrasound para maalalayan palabas ng center. Number 3, observe social distancing. So, ang setup kasi guys ng ultrasound ngayon ay yung mga naka-line up ay mag-i-stay sa labas ng center. So, isa-isa lang silang papasok para ma-ultrasound. So, dati kasi nasa loob lahat ng pasyente, ngayon nasa labas na kayo mag-aantay. So, social distancing pa rin po ang kailangan. Huwag po tayong magdidikit-dikit sa labas. Number 4, no appointment, no requirements, no entry. Hindi papapasukin ang walang appointment, walang request form, walang pre-screening tool or certification galing sa barangay. So, yung mga requirements na natakal natin previously, kailangan kumpleto yon. Parang yun mismo yung magiging passes nyo para makapasok at para ma-render namin yung service na kailangan nyo. Kasi kailangan nyo nga mag-comply to have the service. Be on time.
dumating ng 9 a.m. para sa triage. Ayun guys, kung mas maagap sa 9, mas maganda po. Usually kasi ang pasyente pag sinabing 9, dumadating naman 10. No, Filipino time po kasi minsan. So, be strict po tayo sa time. So, 9 a.m., kailangan nandito ka na. Kailangan reg na tayo. Kailangan nakapag-settle ka na. Huwag tayo mag-correct ng spelling ng mga pangalan. Yun sa triage. Tapos yun, i-check natin yung mga karon ka pa ba ng lagnat o bosipon. Tapos check natin kung nadala nyo ba yung mga requirements na kailangan. I-prioritize ang mga dapat i-prioritize. Sinong in-labor, sinong PWD, sinong senior, sinong nahihilo, sinong kailangan mauna. Though, meron po tayong line-up nga. So, yun yung sense ng triage. Number 6, palda or dress? So, naka-dress o palda? Bakit naka-dress or palda? Hindi ka na doon maghuhubad, ka na ma-hassle na magtatanggal ng maong. At saka para na rin hindi hassle kapag magtatanggal ka ng pants, ng leggings, maghuhubad pa agad kasi next ka na, natataran ka kapag maghuhubad. So, dress na lang para swabe lang yung flow. Saka tinanggal na rin po natin ngayon yung gown at yung kumot. Walang tumatanggap po sa mga laundry namin. Mahirap pong palabas sa labas. So, pinaldan po yung linen ng tapeta. So, alam niyo yung tela ng payong. So, yun na po yung ginagamit namin ngayon na bed cover. Madali siyang i-disinfect. Unlike sa mga linen. So, yun yung dahilan kung bakit inalis yun. Number 7, easy slip on policy. Iwasang magsuot ng sapatos na mahirap tanggalin kasi isa pa yan sa nagtitrigger ng maging mabagal yung flow nga ng ultrasound. So, kailangan yun lang slip on na chinelas lang. Okay na yan, wala namang kaso yun. Walang problema kahit naka-chinelas ka lang. Stat yung madali lang siyang matanggal. Dapat mabilis lang per patient. Number 8, minimal personal things. Bawal magdala ng malalaking sisidlan o bag. So, bakit iniiwasan nga yan? Para nga, yung lahat ng gamit sa na nanggaling sa labas, kung maaari, maiwasan natin na siyang madala pa sa loob. Para maiwasan yung pag-accumulate sa loob ng mga viruses na nanggaling sa labas. So, lahat ng gamit, iwan sa labas. Kung walang kasama, pwede nating i-plastic yung mga gamit niyo. Para at least secure. So, regarding po sa pwedeng ipasok lang kung talagang walang kasama, yung wallet at cellphone lang po ang kailangang ipasok. So, yun, naka-plastic din po yun or malapit o nakalagay po sa mismong bulsa nyo yun para at least kampante kayo na yung mga valuables nyo ay nasa inyo po. No? Kung saan-saan lang kapatang dahil wala nga kayong kasama o walang nagbabantay dito. Number 9, restroom out of order. Kailangan pong umihi. Umihi ang pasyente bago umalis ng bahay o bago magsimula ang ultrasound. Number 10, ultrasound result. Sa pagkuha po ng result, within the day naman po yun. Makukuha nyo, halimbawa nagpa-ultrasound kayo ng Tuesday, makukuha nyo yun ng Tuesday. Pero, 1 p.m. to 2 p.m. lang po. Okay? So, bakit kailangan pang balikan natin naman 15 to 30 minutes? Okay na. Opo. Kasi nga po, ang process natin ay kailangan mabilisan. Tsaka naka-PPE po kami. Mahirap naman pong pabalik-balik din ang
pasyente, halimbawa, maglabas at pagpasok ng mga pasyente. So, yun po yung iniiwasan natin. So, kailangan natin mas ang mangyari na lang gawin natin mabilis yung ultrasound para magawa yung result at sabay-sabay nyo rin po siyang makuha. So, 1 to 2 p.m., pwede mong balikan yung resulta. Pwede mo mismong balikan, ikaw na nagpa-ultrasound or ipakuha sa iba. Provided nakahingi ka sa amin ng consent form na ganito po, na kung saan isusulat mo yung detalya mo at detalya ng kukuha ng result mo. Number 11, prepare exact amount. So regarding sa payment, so sinasabi po namin yan kung magkano, dahil iba't iba nga po ng klase ng ultrasound, iba't iba rin po yun ang presyo. So, from regular to special procedures, iba't iba po yan ang klase, iba't iba po yan ang presyo. So, upon appointment, alam nyo na yan. So, ang i-remind ko na lang is magdala na lang po ng exact amount ng hinihingi. Kasi, kung may suklian, isa pa yun sa nagiging dahilan ng transmission ng COVID eh. Alam nyo yun, nagkakapalit-palitan tayo ng pera. Is hindi naman, yung iba naman hindi naman nila nilalagay man lang sa supot man lamang para ma-quarantine yung pera or pagdating sa bahay i-disinfect yung pera. Hindi naman po lahat ganun eh. So bilang pag-iingat na lang din po, magdala na lang po tayo ng eksaktong pambayad sa ultrasound. And that's it. Tapos na naman po. That's for today. See you in the next video. Peace out.